ayan. Meron na tayong nagawang assignment. So, ang question is, paano natin makikita yung mga nakapag-submit na nung assignment? So, ang gagawin lang natin is, i-click lang natin yung ginawang assignment na yan, and then makikita na natin yung summary, grading summary ng mga nakapag-submit. Meron tayong hidden from students, participants, merong lahat ng participants na makikita, drafts, submitted, need gradings, due date, and end time remaining. So, para makita mo yung mga sinubmit nila, yan, view all submission. Pindutin mo lang yung view all submission. Then, makikita mo na yung lahat ng mga estudyante mo na naka-enroll doon sa ating course. And then, pwede kang maglagay ng grade. Ayan, makikita mo yung grade. Pero, puntahan natin yung option. Makikita natin, meron tayong assignment per page. Pwede nyong baguhin kung ilang assignment per page yung makikita ninyo. So, naandyan naman yan. And then, for filter, wala naman tayong ginawang filter, pero pwede kang maglagay ng filter, sino na yung nakapag-submit, pwede kang maglagay ng sino pa yung hindi nakakapag-submit, sino pa yung required for grading or granted extension. Okay? So, yun yung ating view ng assignment. Paano naman tayo mag-grade? Mag-grade tayo, pipindutin nyo lang yung grade na ito. So, lalabas ngayon, yung makikita nyo kung sino yung student na ginigradean natin. And then, nakasulat, no grades, no attempt, 14 days pa, and then, grade out of 10. Ano yung grade na ibibigay mo sa kanya? And then, you can add feedback. Congratulations! And then, pwede mo na siyang gradean. Siyempre, titingnan mo kung may na-submit na. Okay? Bago mo siya gradean. So, pag naglagay ka na ng grade dyan, sample, binigyan natin siya ng 9. And then, save changes. The changes to the grade feedback were saved. And then, okay na. Makikita mo ngayon doon sa ating simple learning na meron na tayong view all submission. Makikita na natin na may grade na si Romabel. Okay? And then, pagkatapos nun, paano naman yung student view? Paano makikita nung matetest mo kung ano yung itsura na makikita ng estudyante? No? So, ang gagawin mo lang, punta ka lang dun sa profile picture mo, click mo lang yan, and then, switch role. Pagka-switch role mo, click mo yung student. Ngayon, doon sa view ng students, pwede sila ngayong maglagay nung add submission. Okay? So, pindutin lang yung add submission. And then, dito na, makikita, what is ICT? So, pwede nang magsulat na information and communications technology. Yun yung sagot ng bata. And then, save changes. Nakita mo na nakapag-submit na yung estudyante. Okay? So, para lang makita mo na nakapag-submit na yung estudyante, eto, dito mo makikita yung sagot nila. So, paano ka naman babalik? As your normal role as a teacher, then return to normal role. Ayan. Okay? So, wala tayong sample ng submission dito kasi those are a draft submission para makita mo lang yung view as a student. Okay? So, that's a simple assignment ng direct simple grading.